Ikalabintatlong kabanata, magsisi o mapahamak. Dumating noon ang ilang tao at banalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahantog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Silo, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Silo, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ang talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Pinagaling ni Jesus ang babaeng hukot. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatang ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang talinghaga tungkol sa butil ng mustasa. Sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Ang talinghaga tungkol sa lebadura. Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebaturang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, anupat umalsa ang buong masa." Ang makipot na pintuan. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya,
pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pintay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may naunang mahuhuli. Ang pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din, sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at pinabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.